Good morning. May tax amnesty na pinopromote ang Department of Finance. May tatlong klase ng tax amnesty. Ito yung tatlong klase ng tax amnesty. Meron daw tax amnesty para sa estate. May tax amnesty sa unpaid tax, yung mga hindi daw nagbayad ng tama. At may tax amnesty para dun sa mga may deficiency tax assessment o may tax cases katulad ng tax evasion, merong final assessment notice. So may tatlo. So magbayad ka lang daw ng 8% ng iyong net worth. Ha? Ng iyong net worth. Eh pasok ka na sa tax amnesty. Or 10,000 to 100,000, whichever is higher. Ito po ay napapaloob sa House Bill 7105, Tax Amnesty of 2018. Ito po yung ano, ayan. Nababasa niyo po ba? Ngayon, meron po akong isinagmit ng tax amnesty way back 2016. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, i-push natin yung tax amnesty. Kasi naipangako yan ni President Duterte dun sa campaign niya. So dapat ma-push yan, matulungan natin ang presidente na ma-push sa Kongreso. Hindi naman pwedeng magbigay ng tax amnesty ng presidente na walang consent ang Kongreso. So nag-file ho kami. Actually, ako ho yung gumawa nung 34 pages na tax amnesty proposal. Lahat ho ng congressman at senators, lahat ho ng representatives at senators ay binigyan ho namin ng kopya. I-push ho natin, magtulungan tayo, kasi tax amnesty, pang BIR lang. Ang pinopropose po namin, hindi lang pang BIR, lalong-lalo na ho yung may mga kaso sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, tsaka yung hindi nakakabayad ng mayor's permit or business tax, isama na ho sa tax amnesty. Para isahan na lang, sabi, gusto natin magkaroon ng clean slate. Hindi magkakaroon ng clean slate kung isa lang yung nililinis mo, BIR lang. Linisin din natin yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ayan, tsaka yung sa local government. May assessment ka sa lupa, hindi mo mabayaran, a milyar. O kaya yung hindi mo mabayaran, yung Registry of Deeds. O yung pa pala, pwede natin isama. Ha? Registry of Deeds, ha? Registry of Deeds, isama natin yung may mga utang sa lupa. 'Di ba? May problema sa transfer taxes. Hindi lang 'yon. Kasi kokonti lang mga politiko ang nag-a-avail. Why? Kasi pag nag-tax amnesty sila, eh mahuhuli sila dun sa mga unexplained wealth nila. So sinasuggest ko para mas maraming politiko ang mabiyayaan. Kalimutan na natin kung meron silang ginawang masama o kasalbahihan ng previous years, okay na lang 'yon. Yung mga may yung politiko ho, natatakot ho dito sa Republic Act 3019. Kasi pag nabalitaan ng sinuman na meron silang unexplained wealth, pwede ho silang kasuhan ng graft and corruption. So sinasabi ko ho sa inyo mga mambabatas, senators at saka mga mga representatives, isama na natin yung mga politiko, local, national politicians, okay? Na mag-submit lang sila ng SALN. Yun ho yung magiging basis ng tax amnesty nila. So mawawala na ho sila ng kaso o hindi sila mapafile ng kaso under Republic Act 3019. At yung mga tao naman na may problema sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, LGU, Registry of Deeds, isama na rin po natin dun sa ibabayad na tax. So imbis na 8%, gawin na ho natin 10. Okay, basta isama lang ho natin ito. Yan po yung napapaloob dun sa proposal ko. Ha? 34 pages ho yun, 2016 ko. Actually ho, nandiyan dyan ho sa Facebook ko, nasa ka-taxpayer Facebook. At saka pwede ho ninyo rin sa ka-taxpayer blogspot.com. Inilagay ko ho yung proposal ko. Baka yung nakikinig nito, eh gustong tumulong, i-reprint nyo lang, copy-paste nyo, tapos padala nyo sa mga representatives po ninyo o sa mga senador. Magtulong-tulong tayo, tulungan natin ang gobyerno natin.
Maganda ho itong tax amnesty. At ang sabi, Marso na raw. Marso na raw. Okay? At bago ho tayo magtapos sa ating pag-uusap tungkol sa tax amnesty, yung pong mga may problema na laging walang laman ang libro for the past 20 years, for the past 30 years, ito na po yung solusyon. Para hindi ho kayo ma-charge ng 25,000, 50,000 for no entry sa books of accounts nyo. Ginawa ko ho ito 1,675 pages. Lahat ho ito puro entries. Later on, e-explain ko po sa inyo kung ano laman nito, dahan-dahan, para ho matulungan kayo. Para ho yung pagiging dependent nyo sa mga incompetent consultants, bookkeepers, or accountant nyo, mahinto na po. So hanggang sa muli, magkita-kita po tayo ha. Andiyan dyan ho yung contact details ko, ipinaplash ko sa screen. Eh kayo na po ang bahala kung paano ninyo sila magagamit. Marami pong salamat at mabuhay po kayong mga taxpayer. Yung Board of Directors. Tapos kukuha siya ng CPA, i-audit yung financial statement. Diba? Tapos si CPA, magpapasa ng financial statement sa board. Tapos yung board, yung tinatawag na audited financial statement na, ito hindi pa audited eh, ay re-reviewin daw ng board at i-approve. Tingnan mo nga, binayaran mo to para gumawa ng mag-review, mag-audit. Tapos, ibabato sa board, yung trabaho nitong CPA, siya yung mag-a-approve at mag-o-audit. Inayupak, hindi ko nito kukunin. Bakit? Gastos lang. Unnecessary. At the end of the day, ako yung board of directors, ako pa rin ang titingin, magre-review, mag-a-approve. Niwala nga akong alam sa PFRS, PSA, PAS. Ha? Yun yan eh. PFRS, PSA, PAS, PSA, ayan, PAS. Wala nga akong alam dyan eh. Pagkatapos re-reviewin ko trabaho nito, wag na akong kumuha. Gusto kong magkatrabaho lahat ng CPAs. Trabahong disente, di trabahong patarantado. Okay? Paano kayo magkakaroon ng trabaho? Didiscuss ko nga sa inyo ito, susunod. Bakit nawawala na ng hanap buhay ang mga CPAs? Bakit nawawala ng kredibilidad? Credibility. Ha? Nawawala ng credibility. At nawawalan, since nawawalan ng credibility, nawawalan ng integrity. Wala na. Kaya ang presyo ng CPA ngayon, 5,000 pesos na lang eh, per FS. Ha, mag-ingat kayo sa mga ganyang klaseng CPA pala. Na ang charge 5,000 pesos per FS, yung pirma lang ng pirma. Ha, pirma lang ng pirma. Kasi meron ang BIR ng ano, ng listahan ng mga CPA na taga-pirma lang. Oh, binabantayan ng BIR yan kasi alam nila mali kagad ang financial statement eh. Huwag kayong kumuha ng ganyan at kayong mga CPA na ganyan, tumigil na kayo, sinisira nyo profession natin. Kayo yung yumuyurak sa profession natin. Kung ako lang masusunod, eh, patatanggal lang ko kayo ng mga lisensya. Gawin ko kayong mga ano eh, mga tagahabol ng mga ano eh, masasamang loob eh. Okay. So, balik tayo sa SMR. So, sabi dito, ayun nga, ha? Irrelevant yung CPA sa ginawa ng SEC. Nagiging irrelevant, unnecessary, costly. At the end of the day, kukuha pa rin ako ng magre-review niyan. Siyempre, board of directors ako na walang alam, kukuha ako ng magre-review. O, reviewin mo nga itong ginawa ng external auditor na binayaran natin ng 1 million. Tapos yung magre-review, babayaran mo minimum wage. Last, the name of auditing firm. O, kita mo na. The independent auditor appointed by the stockholders has audited the financial statements of the company in accordance
with the Philippine Standards on Auditing and in its report to the stockholders or members has expressed its opinion on the fairness of presentation upon completion of such audit. Useless. Kasi at the end of the day, ang magre-review, Board of Directors, ang mag-a-approve, Board of Directors. Ano ginawa nito? Binayaran mo lang para daw mag-express ng opinion. For the information of everybody na nakikinig dito, under the tax code, ang hinihingi, Certified Financial Statement. Letter C po. Ang output or outcome ng mga CPA, audited financial statement. Magkaiba po yun, sir, ha? Magkaiba. Ang certified, sinesertify mo siya in accordance with the law. Ito, ino-audit mo in accordance with the standards. Ha? In accordance with the standard. Ano ba standard? Ang standard ng isang tao, eh, different sa standard ng kabilang tao. Hindi mo pwedeng i-impose yung standard ng Mr. A kay Mr. B. Magkaiba yon. Yung standard ni Mr. B, hindi pwedeng i-impose sa standard ni Mr. A. Ganun din ang pamilya, di ba? May kanya-kanyang standard. So, itong standard nito, pwede nyo itong i-disregard. As a taxpayer, ano? Pwede siya i-disregard. Pero ang batas, you cannot disregard it. Okay? Ano bibili nyo services ngayong April 15? Certified financial statement. Yun ang bilin nyo. Hindi ho siya magastos. Necessary ho siya at ordinary sa business. Ito po, unnecessary, yung audited financial statement. O hanggang sa muli, ah. O uulitin ko lang para ho dun sa mga hindi nakapakinig. Ang ino-audit ng CPA is dapat mga books of accounts. E paano nga mag-audit kung yung books of accounts mo for the past 20 years o kahit na isang taon lang, walang entry. So, gumawa po ako ng libro, 1,675 pages, para kahit wala ho kayong CPA, para wala kayong bookkeeper, para wala, kahit wala kayong accountants, pwede kayo na rin ang mag-entry sa libro nyo. At ang kagandahan nito, sanction siya ng tax code. Ulitin ko, ang mga entries na nandirito ay sanction ng tax code. Ibig sabihin, naiintindihan siya ng tax code. Okay? Hindi siya disparity. Hindi siya contrary. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat at sana ay marami ho kayong natutunan at abangan nyo susunod kong video tungkol ho sa yun nga, bakit may problema ang mga CPAs ngayon. Okay? Hanggang sa muli. Puk! Good morning. May tax amnesty na pinopromote ang Department of Finance. May tatlong klase ng tax amnesty. Ito yung tatlong klase ng tax amnesty. Meron daw tax amnesty para sa estate. May tax amnesty sa unpaid tax, yung mga hindi daw nagbayad ng tama. At may tax amnesty para dun sa mga may deficiency tax assessment o may tax cases katulad ng tax evasion, merong final assessment notice. So, may tatlo. So, magbayad ka lang daw ng 8% ng iyong net worth. Ha? Ng iyong net worth. Pasok ka na sa tax amnesty. Or 10,000 to 100,000, whichever is higher. Ito po ay napapaloob sa House Bill 7105, Tax Amnesty of 2018. Ito po yung ano? Ayan. Nababasa niyo po ba? Ngayon, meron ho akong isinagmit ng tax amnesty way back 2016. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, i-push natin yung tax amnesty kasi naipangako yan ni President Duterte dun sa campaign niya. So dapat ma-push yan, matulungan natin ang presidente na ma-push sa Kongreso. Hindi naman pwedeng magbigay ng tax amnesty ng presidente na walang consent ng Kongreso. So nag-file ho kami. Actually, ako ho yung gumawa nung 34 pages na tax amnesty proposal. Lahat ho ng congressman at senators,
hindi ho congressman eh. Lahat ho ng representatives at senators ay binigyan ho namin ng kopya. I-push ho natin, magtulungan tayo kasi tax amnesty pang BIR lang. Ang pinopropose po namin, hindi lang pang BIR, lalong-lalo na ho yung may mga kaso sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, tsaka yung hindi nakakabayad ng mayor's permit or business tax, isama na ho sa tax amnesty. Para isahan na lang, sabi, gusto natin magkaroon ng clean slate. Hindi magkakaroon ng clean slate kung isa lang yung nililinis mo, BIR lang. Linisin din natin yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ayan, tsaka yung sa local government. May assessment ka sa lupa, hindi mo mabayaran, a milyar. O kaya yung hindi mo mabayaran, yung Registry of Deeds. O yung pa pala, pwede natin isama. Ha? Registry of Deeds, ha? Registry of Deeds, isama natin yung may mga utang sa lupa. Diba? May problema sa transfer taxes. Hindi lang yon. Kasi kokonti lang mga politiko ang nag-a-avail. Why? Kasi pag nag-tax amnesty sila, eh mahuhuli sila doon sa mga unexplained wealth nila. So sinasuggest ko para mas maraming politiko ang mabiyayaan. Kalimutan na natin kung meron silang ginawang masama o kasalbahihan ng previous years, okay na lang yon. Yung mga may yung politiko ho, natatakot ho dito sa Republic Act 3019. Kasi pag nabalitaan ng sino man na meron silang unexplained wealth, pwede ho silang kasuhan ng graft and corruption. So sinasabi ko ho sa inyo mga mambabatas, senators, at saka mga mga representatives, isama na natin yung mga politiko, local, national politicians, okay? Na mag-submit lang sila ng SALN. Yun ho yung magiging basis ng tax amnesty nila. So mawawala na ho sila ng kaso o hindi sila mapafile ng kaso under Republic Act 3019. At yung mga tao naman na may problema sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, LGU, Registry of Deeds, isama na rin po natin dun sa ibabayad na tax. So imbis na 8%, gawin na ho natin 10%. Okay, basta isama lang ho natin ito. Yan po yung napapaloob dun sa proposal ko. Ha? 34 pages ho yun, 2016 ko. Actually ho, nandiyan dyan ho sa Facebook ko, nasa Kataxpayer Facebook. At saka pwede ho ninyo rin sa kataxpayerblogspot.com. Inilagay ko ho yung proposal ko. Baka yung nakikinig nito, eh gustong tumulong, i-reprint nyo lang, copy-paste nyo, tapos padala nyo sa mga representatives po ninyo o sa mga senador. Magtulong-tulong tayo, tulungan natin ang gobyerno natin. Maganda ho itong tax amnesty. At ang sabi, Marso na raw. Okay? At bago ho tayo magtapos sa ating pag-uusap tungkol sa tax amnesty, yung pong mga may problema na laging walang laman ang libro for the past 20 years, for the past 30 years, ito na po yung solusyon. Para hindi ho kayo ma-charge ng 25,000, 50,000 for no entry sa books of accounts nyo. Ginawa ko ho ito, 1,675 pages. Lahat ho ito, puro entries. Later on, e-explain ko po sa inyo kung ano laman ito, dahan-dahan, para ho matulungan kayo. Para ho yung pagiging dependent nyo sa mga incompetent consultants, bookkeepers, or accountant nyo. Mahinto na po. So hanggang sa muli, magkita-kita po tayo ha. Andiyan ho yung contact details ko, ipinaplas ko sa screen. Eh kayo na po ang bahala kung paano ninyo sila magagamit. Marami pong salamat at mabuhay po kayong mga taxpayer.